it's the first time I'm meeting Raffy. Ako yung pinakamahirap sa lahat ng kapatid. Sampo kami. Ba't ganyan ang tool for brothers? Lucky kasi kami sa bugbog. Pwede ka dito magpa-shopping raid. Oh. Raffy, this is like department store levels. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Bago ang lahat, nagpapasalamat ako sa lahat ng feedback na ibinigay po ninyo sa episode natin kay Nadine Lustre. I'm so happy that you learned a lot from that episode. Eto naman, you are going to be inspired sa kwento ng buhay ng taong to. Ang tawag niyo sa kanya, Idol. So bisitahin na natin, Raffy Tulfo. Hello guys! So medyo maulan ngayon, pero we are here right now in Idol's home. Hello! Hello! Oy! Karen! Hello! Ito ba? Teka, ito. This is the Raffy sign. My gosh! Well, first of all, it's the first time I'm meeting Raffy. Ito pa in his own home. Ang nakatrabaho ko was Erwin for so long. Right, sa ABS. Yeah. Pero kamukha mo talaga si Erwin. Yan nga maraming nagsasabi. For so many years, people thought I was Erwin. Yeah, you could be twins. Correct. So this is Raffy's house in Novaliches. Actually, rental property. Okay, so why did you move here? Meron akong sa New Manila, rental property din. Oh. Medyo napuno na yung mga kasangkapan doon. Kaya nag-rent ako dito para may paglagyan ng mga gamit habang ginagawa yung bahay namin sa isang place sa Quezon City. Para ma-accommodate lahat ng gamit, medyo parang hoarder yung wife ko. Kailangan hanggang fourth floor. Akala ko kasi tatakbo ka dito sa Novaliches, kaya may bahay ka dito. No, nagkataon na maganda rito at maraming puno, so we decided na dito na lang muna sa tahimik. Every weekend, pupunta kami rito para magpahinga. So ito po yung bahay ni Raffy. Kung pinaplano niyo po itong nakawan, wag na. Kasi over po sa CCTV. Ganon talaga ako, security conscious ever since. Kahit saan na tinitirang ko, may ganito dapat. May nagtangka na kasing nakawan ka noon or pasukan ka? Many years ago, yeah. Nung nasa apartment pa kami, ninakawan kami. Kaya sabi ko, kailangan may CCTV. Plus, marami naman natutuwa sa akin, kaya kailangan ko ng ganito. So this house, I would have to say, is quite new. Yeah, well, this is new. Medyo nirenovate namin ng konti. So ano ni-renovate mo? Yung mga flooring, yung... Ni-renovate mo to lang? Konti lang, hindi naman lahat. Okay. Konti lang, konting ayos yung mga curtains. So your dining, ang ganda ng dining mo. Tapos well, who decorated this house? My wife. Oo. And my daughter. Ito, yung kitchen. Ang ganda ng kitchen na it's open, pero it really looks brand new. Salamat sa landlord. Alam mo yung parang hindi ko alam kung nalutuan na to. My gosh. Paminsan-minsan. Pero sinong nandito? Odette! Ayan. Ayan si Odette. Saan si Odette? Ah, si Odette sa taas. Si Odette yung pag wala kami, si Odette ang bantay bahay. Dito. Plus may driver dito. Pag ganito, it's a Sunday and I'm here with you. What do you usually do pag Sunday? Kuminsan, tulad noon, kahapon, dito kami nag-dinner and then uwi kami pag Sunday. Or sometimes dito kami Sunday, morning and then gabi, balik kami ng isang bahay. Ang tawag sa'yo, Idol, ang daming tao takot sa'yo. Pero sa bahay mo, under ka ba kay misis? Hindi naman. Nirespeto niya ako, nirespeto ko siya. So, nagbibigayan kami, nakikinig kami sa isa't isa. Walang under sa amin. Wala? Wala, wala. Pantay-pantay. Pero sino may last say sa bahay? Si Mrs. Oo. Paano kayo nag-meet ni Mrs.? Many years ago sa Kawayan City, Isabela, disc jockey ako noon. Fan siya. Talaga. FM disc jockey, radio disc jockey. Fan siya, papasyal-pasyal siya. Palagay ko, crush niya ako eh. Kasi padaan-daan siya eh. Sabi ko, crush ako nito ah. Sige nga, ligawan ko nga. Niligawan ko. Medyo nahirapan ako, pero bandang huli, sinagot ako. So, nahirapan ka pa ha? Nahirapan. Mayaman siya, mahirap na ako. Ang sweldo ko noon was 300 pesos a month at that time.
So nabubuhay ako pag magbebenta ako ng commercial, ikot-ikot ako sa mga tindahan, businesses para ibenta yung commercial ng radio, ng ano namin, stasyon, at meron akong komisyon. And then ang damit ko is 5, and then pantalon ko 3, sapatos ko 1. And then nung dumating yung time na naging girlfriend ko yung wife ko, naawa siya, niregalo niya ako ng 2 shirt, so naging 7 na. Totoo ba yan? Totoo. So meron ako Monday to Sunday, noon Monday to Friday lang. Nung naging girlfriend ko yung wife ko, yun, eh, binibigyan niya ako ng mga gamit. 10 kayong magkakapatid, you were the 8th. Hmm. Your father was a soldier, right? Okay, right. He was imprisoned during the war. Right. Okay. Pero what were your parents doing? Anong trabaho nila noon ba? Yung father ko ay sa military, at ang naabutan ko, yung namulat yung mga mata ko, siya ay provincial commander or PD sa panahon ngayon sa Zamboanga City. And then nagpapalipat-lipat kami, sumasama kami sa kanya, housewife yung mom ko. Pero ako yung pinakamahirap sa lahat ng kapatid. 10 kami, so pang-8 ako. So naranasan kong ilipat-lipat sa mga kamag-anak, papaaralin ng auntie, kapatid, and then abutan ng mga damit dahil wala akong damit, hand-me-down yung mga damit ko, sapatos ko. Ganun ang kahirap. At there was a time na maalala ko yung mga damit ng, pati yung pantalon na nanay ko, kailangan ipaparepair ko para magamit ko. So yung zipper pa nun dito sa babae. So dadaling ko sa sastre para ang zipper sa gitna. So pantalon na yun. Yung dudugtungan yung pantalon, pupuniti yan tapos dudugtungan para humaba, and then dudugtungan to para maging flare. Para maging So arborin ko yung mga pantalon ng father ko para pandagdag pantalon. Ito ba'y dahil marami kasi kayong magkakapatid? Kasi ang ama mo naman may trabaho noon. Yeah, pero he wasn't corrupt. Ayun. So kung gugustuhin niya, pwede dahil provincial commander at that time. Hindi, pero chick boy. Yun! Siya na nagsabi, chick boy ang tatay niya noon. Totoo naman. Medyo away-away sila mami ko. Pero hindi pa rin niya kami napapabayaan. Kaya kami naghirap dahil sobrang dami namin, 10. Just imagine, 10 at magkano ng sweldo ng father ko. Pinag-aral ako ng ate ko, pinag-aral ako ng kuya ko, pinag-aral din ako ng auntie ko. Pero wala akong tinapos. Siguro na pabarkada ako, siguro nakita ko na I need to belong to somebody or to a group or something, na para napapabayaan ako, kaya napabarkada. Kasi sa barkada nakita ako ng dito, this is where I belong. Accepted ako. So yun siguro yung thinking ko at that time, which is maling-mali. Yeah. Sinabi mo yung dad mo, babaero. Ang mga Tulfo brothers ba, babaero? Ewan ko kay Mon, kay Erwin, kay Ben, pero si Rafi, mabait. Kusa mo bang sinabi, ayoko maging babaero? Yeah, gusto ko maging mabait. Nagkikita ako na minsan nagkakaroon silang debate, and then kuminsan yung daddy ko hindi umuwi sa tamang oras, so nag-aaway sila. Pero napoprovide pa rin ang daddy ko yung mga needs ng family. Nambubugbog yung father ko just because pasaway kami. Hindi naman siya nambubugbog na walang dahilan. Kasi pasaway naman talaga kami. Makulit. Hindi naniniwala, hindi nakuha sa isang salita. Bugbog aabuti. Maraming nagtatanong, ba't ganyan ang Tulfo brothers? Ang tapang, laging galit, puro palaban. So nanggagaling ba to from a childhood experience? Laki kasi kami sa bugbog. And then we were trained not to tell our parents kapag meron kaming kaaway, kapag binubuli kami, we just shut up. Keep it to yourself. Pag nagsumbong kami, pagagalitan pa kami. Ikaw may kasalanan. Ba't ka kasi napunta doon? Eh sana umuwi ka na ng bahay. So, pag binubuli kami, quiet na lang. Kuminsan, pag hindi ko na kaya, tatawagin ko yung mas nakakatanda, kuya, loko-loko yun eh. Sabihin ng kuya ko, sige, fight kayong dalawa, fight. Pag-awayin ka, suntukan. As a father, how are you? Napakabait nung anak ko si Ralph, and natutuwa ako. Hindi siya gumaya sa akin nung malit pa ako, napasaway. Very obedient siya, so hindi ako nagkaroon problema sa kanya. Plus, unlike my parents, my dad, hindi ko sinasaktan mga anak ko. Alam mo, Rafi, nasa-sense ko that while you understand your dad, malaki yung naging impact ng father niyo sa inyo, ah. Kasi nga nananakit siya noon. Do you believe that if you had it another way, sana wala na lang? True. Correct. Yeah. Dapat hindi na sinasaktan yung mga bata. I believe in that. Pwede mo na madaan sa diplomasya.
Kasi habang sinasaktan mo yung mga bata, lalong nagrebelde para sa akin. Saka yung pananakit kasi, paluin ka, masakit, mahapde. And then, mamaya yung bukas yan, wala na. Gagawa ulit. Whereas pag kinausap mo, diplomasya, tumatalab yan sa puso at sa utak. Ano ang moment in your life that you felt most down? Most down? Nung namatay yung father ko. Oh, talaga? Kasi before he died, nagkasama kami doon sa Amerika. And that was the moment na naramdaman ko yung pagmamahal ng tunay na pagmamahal ng isang ama na inaakbayan niya ako. Tapos, sige, magsigarilyo ka, okay lang yan. Pagtimplan ko siya ng kape, and then tatapakin niya ako, thank you, and then akbayan niya ako. Wow. Never, nung bata pa kami, never. May distansya, isandi pa. I would say na you yearn for a father's love. Hindi ko talaga natikman growing up yung pagmamahal ng ama. Pagdidisiplina ng ama, yes. Pero ang pagmamahal, hindi. Oo. Kaya nga, ngayon, pinapakita ko sa mga anak ko na ito ako, kung kailangan niyo ako, ito ako, mahal po kayo, etc., etc. Pero bago namatay yung father ko, yung short na moments, siguro mga isang buwan yun, na naging close kami, and then naramdaman ko talaga yung sobrang ramdam ko na ito palang pakiramdam ng mahal, pagmamahal ng isang ama. And then, pag-uwi niya, sabi niya, pakabait ka ha. Hug pa niya ako. And then, pagdating niya ng Pilipinas, sabi ko, brown out! Baka yung tatay ko yun. Ayun nga! Baka tatay ko yun. Parang nagparamdam. Wait, sabi tatay niya, ako, please, huwag kang magalit. Oh my God, tama okay, na, huwag mo na akong pag-usapan. Hindi, okay lang sa kanya yun. Baka tatay mo nga. Mahari nga, may cancer siya. So, ngayon, nung may cancer siya, lahat ng mga kapatid ko, nag-stage 4, nag-uwi na, and then, ako hindi ako makauwi. And then, nung malaman ko, napatay na siya, iyak ko ng iyak. Hindi ako nakapasok ng dalawang araw. Wow, kaya, you really loved him. Yes. You really loved him. Noon na lang, yung panahon na lang na yun. Yeah. Doon ko na rin napakita sa kanya yung pagmamahal ko. Yung na-feel ko na, I love my dad. I really do. Pero sige, today. Saan to? Ang galing ah. Ang laki niya. Sa House of Lasagna. A House of Lasagna? Oo. Oh, wow, wait. Is this your merchandise? Yeah. Oh, in fairness, Tulfo and Shell, itong ibang level. Pag meron ka ng daw. Maganda pagkakagawa nito ah. Yeah, yung my daughter. Pero as a father, paano siya bilang ama? Ibang-iba po si Papa pag sa bahay, tapos sa work. Oo. So ano naman, sweet naman po si Papa. Hindi naman po kami yung iniisip namin na mataas kami, ganun. Parang normal lang po. Kung paano lang rin po yung dati, ganun pa rin po. Okay. Umpisa natin muna sa mga damit. Wow! Kasi yan din okay. Isa sa mga hapit ko. Oo, Diyos ko, Tess Margie. Kung may luho man si Raffy, ang luho niya ay damit at sapatos. So makikita natin ang kanyang shoe collection and your clothes collection. Wow, talaga naman, natutuwa ako. Yeah. Yes, okay. Ito. Oh my gosh! Ito yung mga damit. Raffy, this is like department store levels. Ano pa yan? Ito yung mga hindi ko na masyado ginagamit. Yung mga ginagamit ko, meron pa doon sa isang bahay. Oh my! Ito yung... Nabilang nyo na ba to? Hindi ko alam kung ilan na to. Pero... Daanan naman natin. Yeah, anong sure. Memory mo per? Oh. So, ang favorite mo, okay, ito, mga... My gosh, at ang taste ni Sir ay super duper branded at mahal. Ito, okay. Versace. Yeah, so these are, ito yung Versace polo collection niya. Mm. Pero Versace ito pare-pareho. Wow! Versace. Ang gaganda nito. You don't wear them anymore? Once in a while. Pag kailangan ko, pupunta ko rito, pipick up ako na ilan. So it means to say, ganun kadami yung gamit nyo na talagang you need another house para correct. Mag-store. Correct. Di naman kasya sa aparador. Maski doon, meron pa rin ako mga damit doon. Hindi na magkasya, kaya siksika na nga doon eh. O,
Ako naman, ako yung news anchor na talagang kusa kong pinipilit na konti yung damit. Oh, ganon? Yeah, pag hindi mo na nasuot, di ba Marie Kondo, then you have to let them go kasi nga parang it's a spiritual release. Okay, ganon din naman ako. Yung mga iba, marami beses na ako nag-donate charity sa Alang Kapatid, Caritas. Pwede ka dito magpa-shopping raid. Oh, wait, teka lang. So let's, your favorite brand is Versace? Na, laptop. Oo. Ang cute. Oh, okay. Ang ganda nito, ha? Versace, yes. Ganda. Oh. Ito, Hermes. Mm-mm. Palette smooth. Oh, you know? Sige. Ito, Balmain. Ano ang favorite mo among the branded clothes? Versace, Fendi, Balmain. Ibang level ng shopping. Balenciaga. And then I have this, ano ba ito, Versace again. Oo. And Gucci. Yeah. Ang ganda nito, dear, oh. Oh, and fair. No, look at that. Ito yung may snake pa dito. Diba? This collection na may ano. How are you able to make bantay, honestly, na hindi ka nananakawan? Alam mo, yung iba, nawawala na lang yung damit after a few years. Mm. Paano mo, anong system mo? Eh, dito lang. Dito na. Eh, nasiro dito, yan the most trusted staff in the world. My God, let's move here inside, oh. So, ang tingnan nyo naman, arranged pa. So, all the blacks. Right. Right, oh. Parang pare-pareho yung pagkaitim niya. Yeah. Eh, kumusta yung wife ko? At pareho yung style, aapak at lima. Parang matanong ko lang po, ano pong pinagkain ba nitong dalawa? I don't know, yung wife ko kasi, bibili siya pare-pareho. Okay, dalawa pong drawer, at wow, parehong-pareho issue. Okay, so eto, ayan, may mga ganito naman, konti may, why? Konting design. Nasuot mo na lahat ito? Not yeah. Lahat na, well, meron din siguro dito ilan, mga tatlo, apat na hindi pa nasuot. Pero lahat na nasuot ko. And you've worn it once? Once, twice. Grabe ka, Rafi. O, eto pa. O, di ba sabi ko nga po, department store? O, eto naman ang classic na Burberry. O, Burberry. Alam to ng mga followers at subscribers mo because popular ang kanyang print. Tama. O, di ba? This is the classic Burberry print. Right. Right? The plaid of Burberry. O pag dito, anong paborito mo? Naipamigay ko pang marami na nito. Really? Siguro, baka mga 20 of these na pamigay ko na. My gosh. Ganitong ganito. And original, syempre. Yeah. Pag dito, anong paborito mo dito? Kuha ka ng isa. Ito kasi bago-bago. Mm-mm. Ito. Mm-mm. Yan. Hindi mo naisip pandala sa mga kapatid mo yung iba dito? Hindi, may mga damit din sila. Marami din sila mga damit. Mga branded na ganito. At bakit meron ka pa ditong lime green? Oh my God! Si Rafi Tulfo ba to? Talagang ito po, kinakalat na. Nagkakalat tayo dito. Tignan nyo naman, oh. Mm. Susuot ka ng yellow? Why not? Because yellow is a color. It's my favorite color as well. Ganda nito, ha? Ito. Oh, you've worn this. Ganda na. You mean to say si Mrs. pumipili or ikaw din? Ikaw ang... Karamihan siya. Ganda ng mga Balenciaga na to, oh. Ito yung first time na nakakita ko lalaki na may gantong collection. Alam mo yun? Ay, ito rin. Hindi, ito lahat to. Christian Dior. Yeah. Is Dior your favorite brand? Isa sa mga favorite brand ko. Magkano ginagastos mo for shopping? Yung pinakamalaki mong bill sa credit card for shopping? Yung misis ko kasi, pero 2 million, easily. I don't know. Hindi ko iniisip. Isa ganitong brand? Misis ko kasing sa shopping ko minsan eh. So, akong taga-turo, tapos misis ko taga-pirma ng credit card. Ganon siya. Kaya ang sabi ko, yung ano mo ba, yung money mo, do you have your own account? Or your money, her money is all in one account? She sees kung magkano kinikita mo? Oh, binibigay ko lahat ng kita ko sa kanya. Hawak niya lahat ng pera ko. Okay, yung mga lalaki, makinig kayo. Kung si Rafi Tulfo na po yan, binibigay lahat ng kita niya sa misis niya. Lahat. Kapag halimbawa, iniwalayan ako ng misis ko, pulubi ako. Totoo. What trust, ha? That's good, yung ibang lalaki nagtatinatabi nila. Hindi, binibigay ko lahat sa misis ko, bahala ka na dyan. Kaya kung halimbawa, example, hindi naman mangyari ito. Oo. Sabi ni misis ko, ayaw ko na sa'yo, malis ka na dyan. Pulubi na ako, manlilimos na ako sa kalsada. Totoo yan. Pinag-iisipan mo ba or tatakbo ka ba sa Senado talaga in 2022? Kaya ito yun.
What will make you run? Honestly? Yes, honestly. Pag nag... Kapag tumakbo ka, kanino ka tatakbo under? Talagang pinupush mo. Kanino? Magaling manghuli ha. Hindi pa tayo tapos. That's only part one of our interview with Raffy Tulfo. But before we go, sana may natutunan rin kayo sa kwento ng buhay ni Raffy. Ang kahirapan, anuman ito, ay hindi po panghabang buhay. Nakita niyo naman po ang sipag niya, kung saan po ito nadala sa buhay niya. But let me leave you also with God's promise. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to build you a hope and a future. So tandaan po ninyo, may plano ang Panginoon sa buhay ninyo. I'll see you next Saturday for part 2 with Raffy.